10-star diamond director na rank. Ito yung historical sa buong USANA Philippines kasi kami yung first na 10-star sa buong Pilipinas. Sir Francis Po was actually training us that day. He kept mentioning na this is our 10-star, this is Extreme 111's 10-star diamond run. So, yung paulit-ulit na nagre-resonate sa utak ko was yung hindi yung kami lang ni Mentor Billy yung mag-10-star. It's actually the whole team who actually succeeded in reaching 10-star diamond. Simula 2-star hanggang 10-star. 10-star. So, ang maganda talaga doon was he kept on explaining and also sharing to us na kami ni Mentor Billy, we're not doing this for ourselves, but we're doing this for the entire team. Hindi lang para sa team namin, pero para sa buong company dito sa Pilipinas. May next goal pa kami. So, the reason why we keep on growing kasi yung mga rank advancement at promotion na yan, hindi naman talaga yung pinaka-goal. Sa amin dalawa, wala talagang tsamba. Walang shortcut. Huwag ka maniniwala na ang success magic eh, di ba? From now, you will still be the same person you are today, apart from two things. Number one, the people you meet, and number two, the books you read. You and I, according to my favorite philosopher Dallas Willard, we are at the mercy of our ideas. Down in leadership. So para sa akin, kung
kaya kong gawin at kaya namin ni Mentor Billing gawin na mag 10 star kami, ipakita sa inyo na kahit gaano siya kahirap, kaya niyo siyang abutin. Yes. You also can also do it on your own for your own goals. Yes. And tayo guys, mahirap, pero at least sa huli, worth it. Tama. Kesa naman, ayaw mong endure yung hirap, but you stay stuck kung nasan ka. Fortune, ano nga yung, favors the bold. So, ibig sabihin, kung gusto nyo talagang may makuha kayo para sa sarili nyo at para sa pamilya ninyo, pagtrabahohan nyo yan, huwag kayong matakot na mag-risk dahil the more you risk, the more results you will get. Usually talaga yung may mga maraming hugot o maraming why or mas malalim yung why, sila talaga yung mas nagsistay at saka yung mas malayo yung nararating. Kaya ako palagi kong sinasabi sa kanya, yung success ko, siya talaga yun. Buti na lang, naka-jackpot. Pero, eto, sabi ko nga, ewan ko isipin mo ha, sa pangalan pa lang niya eh, diba? Pin. Diba? Kahit anong laman ng ATM card mo. Yung nakikita nyo ngayon, 10 star, or yung mga results, or yung malalaking income, or malalaking team sa pumapasok, pwede mo sabihin na tsamba lang na siguro nakuha nyo yung Lasal, or yung PBA, or yung ganitong team, or yung dun sa probinsya, or yung Hong Kong namin, or yung basta yung dami pa. No? Pero ano eh, yung hindi na-explain or hindi nakikita ng mga tao, yung times na wala kami sa spotlight. Yung time sa tinatrabaho mo, endless dinners, endless lunch, endless meetings, after meetings, rejections, yung winner mo talaga, di ba? So, sa akin, sa amin dalawa, wala talagang tsamba. Walang shortcut. Huwag ka maniniwala na ang success, magic eh, di ba? Pero, one thing na isang nag-impact sa akin kanina, sa training namin with Sir Francis Kong, ang mga bilyonaryo, ang mga negosyante, ang mga taong successful, no? Ang business, pinipersonal niya. Anong ibig sabihin? Yung business, na sinasabi nilang business-business lang, walang personalan, kalokohan yun. Bakit? Kasi ang business, kaya siya lumalaki, kasi tinatrato mo ang business associate mo na pamilya mo. Guys, na sumusuporta, ang dami naming na-experience na, kunwari, ako yung, sabi ko nga, ang galing ni Lord. So kung pwedeng masubok, sinubok. Pero gusto kong magpasalamat sa lahat ng mentors na sinalo lahat yun. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang turuan, game, ako na dyan, di ba? Si Mentor Bojo and the rest of the gang. Gusto namin pasalamatan ng todo talaga na nandito. Yung unang uunahin ko na talaga from day one, okay, ng run namin, talagang sumuporta, di ba? Ganun niya kami ka-love, okay? And gusto ko recognize si Mentor Levy De La Cruz. Hindi yan mangyayari kung wala rin si Mentor Levy. No, those people who are really important in the organizations are usually the ones, no, not on or in the spotlight, but are the ones behind the backstage. Yung tumatrabaho, yung nag-volunteer, yung mga tinatawag nating servant leaders. And sabi nga natin, yung mga leaders, hindi yan yung mga pinagsisilbihan eh. Sila yung nagsisilbi para dun sa mga tao nila. So, pangalawa, si Mentor Eman Cheng, dahil ibang level din yung pagtulong. Iba. Okay, ang dami yung pasasalamatan ko. Pero of course,
it's all about capitalizing the momentum. Second na naman, pasasalamatan ko ulit si Eman Baquez. Kasi kahit na may mga matinding pinagdaanan, no, ang isang pamilya, yung minsan yung mga pinaka-unexpected mong tutulong, natatahi-tahimik lang, na minsan tinatabla ka pa, pero biglang... biglang siya pala yung magsistay at grabe talaga. Si Mentor Eman, kahit na ganyan yan, mahal na mahal namin yan. And then syempre, yung kumuha ng baton kay Mentor Eman, no? Walang iba kundi si Mentor Red and then Mentor Paul. Eto yan, hindi kami yung nagsimula. Okay, kami lang yung nagpatuloy. Sabi nga eh, we will not take credit for all of this recognition and achievement. Diba? Lahat naman to, inaalay natin kay God. Diba? Ang dami nating ma-realize ngayon na mga bagay na imposible. Yung tipong parang tapa ka na, yung tipong your back against the wall, wala ka nang aatrasan eh. Pero alam mo ang good news, wala namang pipigil sa'yo eh. Diba? Ikaw lang din naman yung magdedetermina sa kapatutungo. Wala iba sinasabi. Kung ikaw sumunod ka lang, hindi kita tinrain para maging follower. Tinrain kita para maging leader. And a leader, nagde-decide yan kung ano yung tama sa mali. Hindi palaging sumusunod sa agos. Kung lahat umiihi sa pader, ihi ka na rin sa pader. Kung alam mo mali, hindi mo dapat ginagawa. And a good news ito. Marami man mangyari sa'yo sana, sa pamilya natin, sa organization natin, pero at the end of the day, sabi nga nila, this is a sales company. Products move, results isn't very important, di ba? Pero at the end of the day, mawala man ang recognition, ang spotlight, ang pera. Alam mo yung pinaka-importante? Ano? Yung relationship na nabuild. Siyempre, sa lahat na nagpunta who supported us during this event, guys, maraming salamat. Sabi ko nga sa inyo, we are just starting, na nagkakaroon lang tayo ng pruning stage. It was really a great pleasure running 10 Star with the Holy Team family kasi alam namin ni Mentor Billy na ito yung rank that will signify loyalty and teamwork with heart. So, mahirap naman kasi mag-dedicate ng isang great team sa isang bagay na hindi mo naman pinaghirapan or wala namang saysay. But for us, yung 10 Star Diamond Directorship, this is for Extreme 111. And we will always be grateful to you guys dahil kung wala kayo, wala kami ni Mentor Billy, and at the same time, wala din success sa Extreme 111. So maraming salamat guys. We love you all. 10 stars for you guys.